Hello, good morning. So, ngayon ay, so good afternoon pala, alas 12 na. Ayan, so welcome back. So, we have a job today. So, ito. Ayan. So, video card. Bali din nala sa atin dito ng customer sa ating shop. Parang Kainta City. Ayan, so may note pa siya. Kahit sinadya niya tayo dito sa ating shop. Dalawa yung dala niya, isang video card na 1050 Ti, galing na rin sa ibang technician. Tapos yung laptop, galing sa ibang technician, galing sa Gilmore. So dinala dito, baka sakali daw marirever. Ayan. Start na natin tong video card 1050 Ti. Okay. Ayan. So siyempre, of course, hindi na natin yung titestingin muna. So, dinala yan sa atin dahil sira. Okay? Baka may mag-commentary sa ating Facebook channel. Okay. Na hindi daw testingin muna. Okay, may note dito. Basahin na natin. Simulan natin yung pagre-repair. So, ang note dito ay, sabi, kindly text me the total repair cost of the GPU and laptop before starting the repair. Okay. Pero pumunta naman siya dito. Hindi, nakausap ko naman siya eh. Nag-note lang. Ayan. Okay. So, nasabi na alam naman na niya yung pressure eh. Nasabi ko na sa kanya. So, ito ay naka-tape lang pala. Tanggalin na natin yung pagkaka-tape. Para ating ma-check. Siyempre, ito yung mga re-repair natin ay nanggaling na uli sa ibang technician. Siyempre, pag mga galing na sa ibang technician, siyempre, ang pag-asa na lang natin ay magbabaka sakali. Kasi kung mga marurunong na yung pamirang technician, talaga namang sira na. Okay. So, parang hindi pa naman siya nagalaw. Sabi dito, nung pumunta siya dito, nakausap ko naman ng matagal. Ano daw nito ay, sabi niya, may power. No power, pero spinning daw ang pan. Yun sabi. Pero sabi ko, ibig sabihin may power, kaya spinning ang pan. Ayan. So, tingnan na lang natin. So, ibig sabihin may power siya. Kung spinning yun pa niya. Ang ano daw ay walang display. Okay. Tanggalin natin itong mga ano. Yung na-repair natin kahapon. So, 2GB siya. Ganito rin ang muka. Pamukha din ito. Na-repair natin siya. Parang Bacolod City. Dinala dito sa Antipolo City. Sobrang layo. Pero shipping fee lang naman ang cost niya is 410 balikan. So, okay lang naman sa customer. Tiwala siya sa atin dahil panood niya tayo sa YouTube, sa ating YouTube channel. Okay? Tanggalin natin to. Screwin natin to kasi ito ay sa plastic. Medyo matigas kasi ito. Plastic yung pinag-screwhan. So, ito sa GPU. Keep. Lapit sa heatsink ito. Ha? Huh? Loose thread na pala ito. So, lahat ng mga nagagawa natin, loose thread. Ha? Huh. Na loose thread niya. Basta marami nang dumali, alam na, loose thread na. Thread na yung mga tornilyo. Wala akong makita nito sa ano, sa yung mga tornilyong ganito. Wala akong makita sa Shopee o kaya Lazada. Hindi ko alam kung anong pangalan nila, si Shopee o Lazada, ang katong tornilyo. Wala akong makita.
Kasi marami naghahanap ng ganitong tornilyo eh. Halos mga customer kung pumupunta dito, baka daw may tornilyo kasi binuksan nila na wala. Ayan. So, ayan. Mukha pa namang hindi siya natingnan, na-check ng technician. Pero, natingnan na daw ito eh. Yan ang sabi. Hindi natin alam. So, tingnan natin. Pasensya na kaya, medyo kakakain ko lang, sinasamid-samid pa ako. Nasaan na yung ating ubos ng ating tissue. Okay, labas natin ang ating Laka Blue. Ang galing ko yung ano, thermal paste. Hindi dikit ito sa aking kamay. Okay, wala na tayong Laka Blue. Kailangan ng salinan. So, yung ating ginagamit ng Laka Blue ay Breton, ang tatap. Breton Lacquer Blue. Ayan. Marami nagtatanong sa akin. Mga technician din eh. Mga nagsisimula ang technician ng board level. Ayan. So yung ginagamit natin ay Lacquer Blue. So nanonood sila sa ating channel. Excuse me. Ayan. Ayan po ang ating ginagamit. Lacquer Blue. Kahit anong brand, okay naman sila eh. Eh, na-try ako ng isa, okay naman siya eh. Ito Breton naman. Mas mura siya eh. At least gumagana naman siya. Mas magandang gamitin yung Laka Blue. Mas maano siya eh. Parang ano yung chemical niya, maangat yung dumi. Kasi silipin mo siya sa microscope, maangat yung mga dumi niya pag ginamit. Yung kasing ano, alcohol, hindi siya ganun eh. Ito kasing Laka Blue bumubula-bula. Mas medyo mataas yung ano niya, yung mga chemicals. Ano natin linisin yung ano eh. Didikit kasi sa aking kamay. Ayan, okay. Tapos silipin natin sa microscope. So, patay pa yung aking computer. Hindi pa naka-set up. Subahin ko muna. Turn on. Microscope. Okay, sa nagtatanong, microscope ko ay... So, pati microscope, tinatanong nila eh. Ayan, microscope natin, ito yung model. So, meron nyo nabibili, 9,000 lang, yung wala camera. Pinakamurang microscope, maganda yan. Maraming gumagamit. Ayan. Relife microscope. Kung gusto nyo to, ayan, huwag nyo na kayong bumili ng ganito, pangito eh. Pinakamura kasi ito. Mabili nyo, mag-invest na kayo dun sa... sa ano, yung sumunod dito. Yung 48 megapixel. Ito kasi 38 megapixel. Hindi masyadong maganda. Yung sa 48, mas pinakamaganda na yun sa Relife na brand. Yan. Nasa 8,000 yun. Ito kasi 3,000 lang. Mas mura. Pero mas mayroon mas maganda dito. Yung take to 23,000 na auto focus. Yun maganda. Kaya lang sa gamahan.
Okay, let's start na tayo. Okay, camera tayo sa camera. Okay. Camera. Madumi. Yan, so madumi siya. Inspection lang natin yan. Okay, ito corroded parts, to kulay green. Maganda yung repair dahil kulay green. Yan yung mga marking, mas magandang repair. So, may marking na nabasa, kulay green siya. So yan yung may nagkakaroon ng chance ng repair, yung mga ganyang issue. Okay. Ayan, ito ang ating coil for memory. So, sobrang dumi niya. Ayan, mapansin niyo siya guys. Ayan oh. Ah, dumi. Ayan na lang natin yung passability issue. Ayan, nabasa. Kulay green. Kulay green. Okay, next sa kabila. Kabila tayo. Okay, inspection. EWM IC. Okay.
ito ay memory back converter. Ito. Okay, set to YouTube. Gig. Ah, ano ito? 4 gig pala. Larat gig. Okay. Okay naman siya. Okay, sarap lang tayo nakita. Subukan natin siya testing. Tester tayo. Tester naman natin. Tester. Tester natin. Tester in. So, may shorted. Hanap tayo ng shorted. Okay, so part of tester. Okay. Ito na siguro. Sabi na. Ground. Okay. Hanap lang tayo ng shorted. Ground. Okay. I-check natin yung ito. Shorted ba siya? Hindi. Ito ay sa 12 volts to eh. Galing PCIe. Ito. Ito ating memory. Hindi naman. Check natin yung memory. Sa capacitor lang kung shorted o hindi. So hindi. Ito yung ground. Kasi hindi siya shorted. So, tingnan natin naman ang output. Ating V-core output. Gate. Kung shorted, hindi naman. Gate. So, gate lang. Kasi pag tinester niya yung ano niya, drain niya. Pag tinester niya yung drain, akala niya shorted yan. Maano ko mataas kasi yung ano nito yun. Yung resistance niya nababasa para siyang connected. Saan naman tayo? Dito, gate, gate. Dito. Dito ang gate. Ah, hindi, dito pala. Tapos dito. So, hindi naman. So, ito. Power supply natin to. Power IC. Hindi naman siya shorted. Maano siya, parang nasunog to. Rainbow, may rainbow siya. Hindi naman siya shorted eh. So, yung ating 3 volts. Ito yung 3 volts natin. Check natin kung shorted. 3 volts po natin yan. So, hindi naman shorted. Ito, memory to sa likod. Capacitor. Hindi naman siya shorted. So, check natin kung may output. Saksa natin siya. Lagay natin sa voltage tester. Tapos, saksalpak natin dito. Yan. Check natin. Power on. Okay. Yan.
umilaw. So hindi, so umiinit yung GPU nya. So, meron tayong 12 volts memory, 1.8 supply para sa VRAM, 1.5 meron naman. So output, so meron tayong output. Pag ganito, makompleto ang supply. May mga missing ano lang to lines. Ito siya, may output lahat. Pag ganito, saka natin siya i-re-flow ito. Signal yung wala. Yung parang ano siya, sa oscilloscope makikita yung parang signal. Parang tugtog. Yung signal niya, yung naganong chung 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 chung. Yan, parang yung, yan. Umiinit naman yung kanyang GPU chips. Pero ang ano nito is issues, walang display. Okay? Ay, pag natin tinanggal may power. Delikado yun. Huwag niyong gagayahin. Professional lang po ang gumagawa. Okay, nakalimutan natin. Yan lang talaga. Pero, maingat naman yung pagtatanggal natin. Pero mali yan. Okay. First, anong gagawin ko? Siyempre, linisin ko lang siya. So, hindi na natin pakita sa video yung paglilinis. So, basic na yan. Haba pa yung oras natin kasi patutuyuin natin yan. Okay? Bypass na. Skip na natin. So, ayan guys. Mayroon pala akong tips na ituturo. So, bakit ba kailangan gamitin na natin ay Lacquer Blue. So, Lacquer Blue, medyo mababa yung water niya. Mas marami yung chemicals kumpara sa thinner. So, bakit hindi alcohol yung gamitin natin sa paglilinis? So, ito, mas medyo mataas yung chemicals. Ito guys, pag nilagyan natin yan, bumubula-bula yan sa Lacquer Blue. Kumpara kasi sa alcohol, hindi masyado siya bumubula. Then, ito pa. Pag nilagyan natin yan, binabad natin siya Lacquer Blue, mga ilang minutes. Yung mga pyesa po na talagang ano na, sabi nga malalambot na, yung parang hindi na connected. Yun yung nagiging cause kung bakit siya walang display. Yun guys, ay natatanggal yun guys. Nagkukusa ay natatanggal pag ginamitan niyo siya ng Lacquer Blue. Based sa aking experience ay mga ganyan. At ang gamit natin ay yung pinaka pino na toothbrush. Yan, pinaka pino. Kasi pang ano ko yan, para hindi matanggal yung mga pinaka malilinggit nating tawag dito, pyesa ng mga resistor at saka SMD capacitor. SMD resistor at SMD capacitor, SMD coil. Yan. Yan yung ginagamit ko, yung maliit na toothbrush lang. Tapos bababad ko lang yan guys habang nililinis. So ito pa, pag kayo gumamit ng Lacquer Blue, dapat mayroon kayong pambuga. Ang Lacquer Blue po ay pag nilagay nyo Lacquer Blue o kaya Lacquer Blue thinner alcohol, pag nagumamit kayo at nilinis nyo ng ganyan, ang ilalim ng memory ng memory ng ating video card memory, VRAM, sa kailalim nito ay pinapasok po yan ng inyong inang mga nilalagay. Kung tubig man yan. So, yan po ay pinapasok. So, kailangan ay tutuyuin nyo yan. Huwag nyo po yan iha-hot air ng eto, pag nilagyan nyo ng ano, huwag nyo iha-hot air ng ano. Kasi, ano yan, tutuyo dun sa loob. Tapos, para siyang hindi nilalabas yung, halimbawa kung may water siya sa loob. O kaya dust. Tinutuyo siya na parang asin na pag nabasa at natuyo, parang nagputi siya. Ganun na yung style niya. Na-experience ko yun. Nung tinis, inano ko. Tapos nakakasira siya ng VRAM. Yun, experience ko yun eh. Ayun. Based lang sa ano. Ewan ko sa iba. Basta yun ang akin na-experience. Sinishare ko lang. Ang ginagawa ko dyan guys, ini-sprayhan ko yan ito. Yan. Yan, diba? Na-cleaning tayo. Tinuyo natin yan. Pag in-sprayan mo yan dyan, napansin nyo may nasulbot na ano, mapansin nyo, pumasok po siya sa loob. Yan. So, kailangan nyo po yan tuyuin. Huwag nyo siyang hayaan na salpaks
na may kuryente, magkakaroon po yan ng static or resistance. Kahit pa yan ay, kahit yun ay alcohol o kaya alcohol or lacquer thinner, yun, ay lacquer thinner, yun may water pa yan, delikado pang masunog. So, tanggalin nyo po siya. Kasi yung sa alcohol po, bagamat nilalagay natin yan, hindi siya basta-basta nag-short. Pero kung papapansin nyo, ito kasi, yung ilalim na itong ating memory, marami ang ball, mga lead ball. Masyado siyang dikit-dikit. Mapapansin nyo, pag na-shorted tayo na capacitor, at hanin mo kaya IC, pag nilagyan nyo yung IC na shorted, mapansin nyo, bumubula yung mga palibot ng mga paa. Kasi, ano siya, malapit siya sa resistance. Parang ano siya, ganun. Basta yun yung ano, nasa sa inyo kung sundin nyo yung inaano ko, hindi. Nasa, sinishare ko lang yung aking experience. Ayan. So, yan. Basta, ano siya. Muro lang ito. Hindi ko ito pinapromote. Real life, yan. Nabili ko ito 250. Yan. Kasi may water siya sa loob. Kaya may liquid. Pinatanggal ko po yan. Kasi kalimitan, may corroded dyan sa ilalim ng memory. Yung ating hinihinga o sa ilong o kaya sa air na sa loob ng bahay, kala nyo wala tayong nakikitang dumi, pero mayroon po yung dumi, yung mga nakalutang sa air, pinakamalagkit na gabok na minsan nagtataka kayo bakit yung panang computer nyo madumi. So yun po yung naiipon. So ganun din po yung dito, naiipon yung sa loob. Ngayon kung corroded yung ilalim ng ating memory, kung may gabok na naiipon din sa memory at dust, at binasaan nyo yun na kahit anong liquid. Kahit pa sabihin, ito ay, hindi siya water, ano lang. Dahil yun ay dust, dumi. Yun ay nagmamagnetize yun. Kapag uminit yun, at may binasaan nyo nito, magkaroon siya ng, parang siyang corrosion na nagkakaroon siya ng static, ganyan, something ganyan. Ewan, basta yun na yun. Ayun yun. Kung pag-aaralan nyo yung about sa mga kung paano nabubuo ang isang magnet sa pamamagitan lang ng dust, akala nyo walang magnet, may magnet po yun. Kaya ang bahat napapansin nyo walang signal minsan ng memory, tapos nilinis nyo lang may signal na. So yun po yun. Yan, bakit ko pa nililinis sa kayo pinapalambot ko pala yan. Napalambutin ko yun guys yung mga ilang minutes. Tapos ang next ko dyan gagawin ay pino yung ginamit ko, saka ko gagamitin yung malalaki ang talim. Kasi na ba yung paintbrush, yung toothbrush yung malalaki ang talim. Ayan, so next level tayo, toothbrush, yung malalaki yung talim, yung matigas. Ayan, saka ko yung gagamitin. Ang purpose nyan ay para tikalin yung mga pinakamaliliit na pyesa, maliliit na pyesa na hindi na connected sa ating mga connection lines, mga signals, ganyan, mga capacitor na maliliit, yung hindi kaya makita ng ating mata. Sa ako ito gagamitin. Ayan. Pag naibabad ko yan. Kasi ito, kaya yung medyo matigas yung ano, wag laman yung steel, kasi tanggal lahat yan. So, natatanggal yung mga dapat matanggal dyan na pyesa ng mga hindi na kailangan, or I mean mga pyesa na sira. Yan, natatanggal po yan pag ginamit yung matigas na toothbrush. Kailangan nyo muna siya ibabat para lumambot at matanggal talaga siya. Yan. Kaya kung bakit mas magandang i-repair na hindi pa nagagalaw. At tayo pala yung gagalaw. Yun yung isang focus ng aking pagre-repair. Bakit siya nare-repair? Na parang kala may basic lang pero nagawa siya. At hindi nagagawa nung iba. Okay? Ayan. So, pansin nyo. Ayan, typical yung ano. Pati yung kulay ng dahil kayang tikal ng chemicals ng ating nakapagawa. 28 minutes ng ating video. Lagi tayong mahabang oras pag-video.
Kasi pag matigas yung ginamit natin, yung mga corroded na nakakabit sa mga hinang, matatanggal po yan ng pin press kapag yung mga ano, medyo matigas. Malinggit kasi, hindi niya kayang tanggalin. Ayan, yun yung aking mga sekretong iba sa pag-ano. Ewan ko lang sa iba mga ano, kung paano nila ginagawa. Pero ito yung aking ginagawa. I'm sharing ideas. Kung hindi tanggapin, ay okay. No problem. Okay. Okay, patuyin ko lang siya. Then tuyuin natin. Then, silipin sa microscope kung may natanggal. Okay? Ayan. So, next. Next phase. So, ito na yan. Tinatuyo ko lang siya. Gamitan nyo lang ng malambot na cotton. Hindi naman sumasabit sa mga capacitor, SMD capacitor, SMD resistor. So, ayan. So, smooth lang. Pagpunas, yung bang tinutuyo nyo lang siya, dinudot-dot-dot-dot nyo lang, ano? Yung mukha namang hindi hard. Smooth touch lang. Ayan. So, ito na yon. Ito na yung part na sinasabi ko kanina. So, mapansin nyo yan. Ayan, may lumalabas yung liquid sa ilalim. So, yun yung sinasabi ko kanina. Na hindi pa siya tuyo. Ayan, pagkatapos yan. So, ngayon, lilinihanin ko ulit yung ano. Yung liquid or may dust na kasama yung ating lacquer flow sa ilalim ng chips. Isa yan sa nagiging cause. Bakit wala siyang display? Itong GPU natin, meron din po yan. Butas po ang ilalim niyan. Ayan, napansin nyo. Diba, dami. So, butas po ang ilalim. Nakaangat po yan. So, huwag nyo po yan ipipress kapag kayo ay nagre-reflow. Pag pinares nyo yan, wala na, sira na. Magdidikit lahat ng bulsa ilalim. May alignment lang yan. Pati yung memory, huwag nyo din po yan ipipress. Pag sinubukan nyo, wala na yan. Tapo na yung video card or palit ng RAM o VRAM. Okay, palabasin natin. May water pa ba? Okay, water out. Okay. Yan, natanggal ko yan lahat. Kasi makakasira po yan. Hindi kasi na ano ng hot air lang eh. Natutuyo lahat. Pag marami yung liquid na nakalagay o kaya ng lacquer flow, hindi agad siya natutuyo. Na natutuyo yung pinakakaunti. Ang mabilis mag-evaporate. So, hindi naman kasi pwedeng itudo yung ano eh. Yung hot, yung heat. Kasi masisira. Okay. Silipin ko muna. Silipin natin pala. Silipin natin sa microscope. Malinis na. Malinis na yung ating memory. So yung nandito, may corrosion kanina. Sa part na to. Pansin nyo, wala na siya. Meron dito capacitor, may corrosion na kulay green. So, check natin kung ayan. Meron siya sa ilalim. Okay. Ayan, ang kulay green. Kita nyo ba?
Okay. Okay, clean na. Yes. So, test rin lang natin yung mga fuse. So, isa kasi itong cost minsan eh, sa mga na-re-repair ko, yung mga fuse, may bibigay siya. Checkin lang natin kung buo. Buzzer sound lang. So, may mga fuse dito malilinggit. Dito. Isang fuse lang eh. Dito meron pa dito. Eh, easy. Ayan oh. So, ito ay fuse po ito. Ayan. So, ito. Isang reason ito. Walang display ito. Panigurado. Ito po ay isang isang fuseable resistor fuse. So, ayan. Kung mapapansin nyo guys, nakapagawa na ako nito eh. Kahapon. Umaga. Okay, pakita ko sa inyo. So, bagamat alam ninyo na resistor ito, ito po ay fuse, ang klase ng fuse. Ayan guys. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, nakabuzzer sound tayo. Ayan. Ayan. Napansin nyo is resistance na lang yung pumasok. Dahil siya ay nag-shorted, nag-open kasi yun eh, shorted kasi dapat eh. So ngayon ayan, bumaba yung konting resistance, nagkaroon siya ng resistance. Minsan wala yan display yung issue na yan. So natry ko na ito kahapon ng umaga, ganyang issue. Easy, dapat yan ay nagbabuzzer sound dyan. Parang ganito yan eh. Yan. Yan. So, nagkaroon na siya ng resistance. Nagkaroon na siya ng value. Dapat ay, mga, di ba, confusable siya. Dapat ano siya eh, zero. Siguro magkaroon na siya ng ohms. Is, ano siya, tawag sa kanya is, fusible resistor. Yun kasi ang mga tawag sa kanya. Dahil open siya, possible wala siyang display yan dito. DBI, HDMI, possible wala yan dyan. Dito mayroon yan sa DP port. So, testing natin, subok lang. Malay nyo, para matutumama tayo. Ayun. So, testing tayo. Testing. May testingin muna natin. Before reflow. Okay, so first, na-set up ko na siya. Ayan. So, gumamit muna tayo ng DBI port. Okay? So, na-remove ko na yung power ng hard disk para hindi masira ang ating OS. So, let's check kung magkaroon siya ng display. Power on. Kasi ang sabi yata nito ay parang natatanda, may sinabi siyang ayan, nagkaroon siya ng display. Ang sabi daw yata nung customer sa akin ay hindi nabubuhay ang PC po yung nakaselpak ng video card. Ayan, so may display na siya. It's good. So, check natin ang HDMI. Hindi pa natin napapalitan yung fuse ha. Yung fuse ng SMD fuse. Fuseable. Tingnan natin kung may display. Okay? Kapag gumana, hindi masaya. Okay? Okay, patayin ko muna. Palitan natin. So, gumagalagaan na ang ating. So, possible naging issue lang nito is naging corroded. So, possible ka no. Okay, testing natin. It's HDMI. Check na natin kung may display. Okay. Kung wag walang display, magpapalit tayo ng tawag dito, ng SMD fuse. Power on. Natin kung magkaroon ng display. Sana may display. Keyboard. Umiilaw ang keyboard. Wala pa rin. Oh, yun yung sinasabi kong isang issue. Okay? So, magpapalit tayo ng fuse. Sa DP port. Try natin ang DP port.
Okay, sa DP port tayo. Patayin uli natin siya. DP port naman. Yun yung isang issue kapag dapat kasi pag tinester ang isang is MD fuse, magbubuzzers naman dyan. So, DP port lang gamitin natin. Yun yung isang error. Possible nyan. May bumigay siyang piyasa. Nag-shorted, possible ganun. Kaya siya bumigay. So, hindi ko alam kung anong gamit ng customer nating ano. Ayan. Pero ang natatanda ko, may sinabi rin kasi sa akin siya na kapag nakasaksak na video card, wala daw power yung kanyang desktop. I don't know kung siya yung nagsabi. Marami kasi nagpapa-repair, di ko masyadong matanda. Pero yan, na-clean na natin, nalinis na natin yung mga corroded parts. Okay, testing natin. DP port. Power on. Tingnan natin kung may display. Kapag walang display, umilaw ang keyboard. Ayan. So ngayon, palitan natin siya ng easy fuse. SMD easy fuse. Ngayon, dahil wala tayong pamalit, dahil wala talaga akong pamalit, so mahal din kasi yung fuse, yung mga easy fuse na gano'n. Nag-range din siya ng 100 piso ang isa. Hindi naman nakakabili ng 1 piraso. Okay? Tanggalin na natin. Wala tayong easy fuse. So, dito lang na natin yan. Okay. Back to base. Back to base tayo. Ayun ang isa natin issue. Wala akong fuse nyan. So, kahapon kasi gusto ko ni-repair. Ganon din. Wala din siyang display. Sabi ng customer may display daw. Pero hindi nila sa akin wala. Okay? So, easy fuse. Paano ba bumibili nyan? Research natin sa Google. Meron yung sa Lazada. O kaya, okay, ito ko sa inyo para matuto yung ating ibang gustong mag-repair. Easy fuse. Search nila, SMD easy fuse. SMD easy fuse. Okay. Search. So, ayan, meron. Iba-iba. Ayan. Walang easy. May iba, ganyan yung mga nalabas dito sa atin eh. Sa ibang bansa kasi meron. Tingnan natin kung walang ampere. Sa image tayo. Pinakamaganda sa image. Para makita natin may easy fuse ba dyan. Easy fuse. Where are you? Easy? Easy ba ito? Easy? Oh. Easy nga. Easy. O C3. Easy siya eh. Easy fuse. Ayan, oh, easy. Kita nyo, guys. So, tingnan natin. Problema, wala nyan dito sa atin. Wala sa Pilipinas. Ayan, easy fuse. So, ito yung ating kailangan. So, ilang ano ba siya? So, may resistance siya na 3 ohms. Ayan, 3 ohms. Fuse kasi ito eh. So, yung napapaano natin, nababasa natin, nakalagay dyan. Ayan. Tama ba? Para dyan ba yung specification na yan? Nakalagay kasi ay maximum resistance 3.6 ohms. Testerin nga natin kung dun yung issue. So ito, okay, ayaw. Bakit ayaw mo? Ayan. 73.4 ohms. So, yung tester natin, adjustable tayo na 0.3. 74 ohms. O 70 ohms, ganyan. So, nakalagay kasi dito is 3.6 ohms. Yun yung nakalagay. Fuse ito, guys. Fuse, 60 volts. And, pwede naman natin itong lagyan ng ano yun. Ibang fuse. Yun nga lang, yung ating tinatawag na ampere, yun lang yung magkakaroon ng problema. Pero wala tayong choice, wala tayong fuse na ganyan. Hanap ako ng ibang fuse. Hanap ako. Yun ang problema ko lagi. Wala akong easy fuse. O fuse, SMD fuse. Ayan.
So, mayroon tayo dito. Ito. Dito pa sa camera. Hindi niya makita. Ito. Ay, ito. Ayan. Cape views. So, yan ay. Ayaw natin yan. Namili ng views. So, mayroon pa tayo dito ng video card na spare parts. Yan, meron dito eh. Nasaan na ba yun? So, kung titingnan natin, dahil tayo ay HDMI port, ayun, meron tayo. Ayun, makikita nyo, may kulay green dyan. So, ayan, makikita nyo. Ayan o. See? See yung kanyang nakasulat. Ayun, kulay green. So, ito yung HDMI. Mapansin natin dito sa ating pagpapalitan ay HDMI. Dahil wala tayong display dito sa dalawa na to, tingnan natin yung sa fuse. Yan, easy fuse. So, palitan natin yun. Okay? Ay, hindi pa buhay ang ating soldering iron. Dito natin siya kukunin. Tapos at ihahatid ko siya kapag ano. Kasi ang hirap pag hinang-hina eh. Okay, easy. Easy fuse. Na kulay green. Papalitan siya natin ng fuse. Fuse na C. C lang. C naman. Sincat. Okay. CPUs. No. Palitan natin yan. Subukan lang natin. So, wala namang masama kung hindi susubukan eh. So, kasi yun yung kailangan natin gawin. Dito kasi sa isa. Nakuha ko na yata yung fuse yan. Dito yan eh. Ayan yung ating ano, donor board. Kuha natin ang mga pyasa. Hindi kasi pwede yung iba, yung zero lang. Ito kasi fuse din siya. On. Itong sound na ito, siguro 12 volts ito. 12 volts yan, iba yung ampere nyan. So kung kukuha tayo, at least malapit sa mga ginagamitan. Yan, at least yung ano, value. Okay. Sinagamit ko lang ang ating ating soldering iron. Okay, pasilip ko rin sa inyo sa ano? May tapos sa inyo para makita nyo rin yung aking sinisilip. Ayan sa camera. Ayan. Para kung ano yung sinisilip ko ay makita nyo rin, masilip nyo rin. Ayan, easy fuse. Kita nyo ba? Kita nyo ba yan? Easy fuse. Easy. O Z3. Kung ayaw ng easy, Z3. Bukan natin yung palitan. Kaya natin ang plugs. Plugs. Okay. Kunin natin sa isa. See.
Nakatira ko yan, guys. Nahirapan akong... Saan ang aking ano? PC. So, nahatira ko siya. So, nahirapan ako. Soldering. Tanggalin ko na lang to, guys. Skip na natin to. Okay. Done. Okay. Okay. Yes. Okay, it's done. Okay, in. Clean up ko lang kasi may mga plaques yan.
Nising ko lang siya. Okay, testing ulit tayo. Salpa ko lang ito dito. Testingin natin ay missing dalawa. DP port at saka chimay. Try natin. Sana gumana. Lang sana sira. Okay, testing. DBI. Testingin natin. So, try natin na power on. So, check natin ang wala kanina ay DP port at saka display port at saka HDMI. So, yan, wala pa rin. So, may ilaw na yung keyboard. Wala pa rin. Try naman natin yung display port. Baka kasi sira yung HDMI port. Okay? Try natin to. Display port naman. Display port. So, kanina, wala tayong display port. So, check natin. Yeah, so display port tayo guys. Tanggalin muna natin yung DBI. DBI. HDMI, tanggalin muna natin HDMI. Kasi yung DBI natin gumagana na. Ang hindi gumagana kanina ay HDMI at saka DP port. Okay? So DP port naman tayo ngayon. Power on. Check natin. Ayan, gumana. So, ibig sabihin, may problema kanina dahil napalitan na natin ang fuse. So, magana na siya. So, may problema naman, no? Possible, kaya nasira yung ating HDMI. Kaya nasira yung ating fuse. Possible dahil dun sa HDMI port. Either sira yung HDMI niya or sira yung kanyang port. HDMI port. So, kung ngayon, nagka-display na kasi siya sa display port, oh. Okay siya, may display, oh. So, ngayon, try natin ipasok sa OS. Kasi, gumagana na yung, ano natin, dalawang port. Ayan. Na, wala tayong pamalit ng, ano, HDMI port. Kaya, ano, saka, medyo USB, mas jumal kasi yung HDMI port. Gamit na lang siya ng adapter. Pwede naman eh. Ayan. At least gumagana yung 2 ports niya. Kanina, hindi siya gumagana. So, based on sa nakita nyo naman pag-testing natin. Okay? So, lagyan natin siya ng OS. Testingin naman natin kung nababasa ang ating VRAM at ang ating GPU chips. GPU chip. Power on ABR, power on. So, nag-repair tayo ay 1 hour and 30 minutes. So, isang oras kalahati din yung repair natin ng video card. Na 1050 Ti. Palit GTX 1050 Ti. Ano nyo na? Wala sa akin. Okay, mami. Ano? Okay, sorry. Okay. Sorry, darling. Okay. Paano makatapos? So, antay lang natin, guys. Hanggang sa mag-boot. Mag-boot up. Ayan. Mana na. Nag-display. So, check natin yung driver. Dahil hindi pa yan detected, mag-detect pa yan. Dahil ibang version na naman yung gamit natin na ay yung ating nire-repair. Ayan. So, may tandang pananong ko siya. So, antay lang natin mga ilang minutes kung mag-detect siya. Bago natin i-run ang ating
Take power up. Yan. Pagdating kasi natin yung take power up, zero MB yan. Or else, may sira yung video card natin sa memory. Ayan, nakasira yung video. Ayan, nag-detect. Yes, baby! Thank you. Ayan, nag-detect na siya, guys. Napansin nyo naman. On actual testing, so wala naman yung push yung ating, hindi ko na yan pinose. Ayan, nakita nyo, nagre-read siya. Oh, yan. So, nag-detect siya. So, nakasira yung video yung ating tester. Pero okay lang yan. Restart natin yung ating GPU. Take power of GPU tester. Okay? Run again. Ayan. So, 4G guys. Kita nyo? Ayan. It's already working. So, okay na yung ating trabaho. Gumagana. Working. Ang memory niya, micro naman ang memory niya. Kumpara dun sa iba nating nire-repair na Hynix. Limitan Hynix yung memory na ginagamit. O kaya Skynix. Hynix ba yan? Skynix. Ayan. So, ang ginamit na memory dito is Micron. Ayan, Micron. Yun pa rin, ang vendor natin is Nvidia. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. 4GB po siya, guys. DDR5. Ang ating boost memory. Boost GPU clock 1392. Default clock is 1392. Pares lang pala. Tapos yung ating memory, default GPU clock memory 1752. Ayan. Ang bandwidth, 128 bit lang siya, baba lang. Kung ito ay 256 bit, mahal to. Ayan. So yung mas maganda kasi yung bit, mataas yung bit. Lalo pag nagre-render sa games. Ayan, okay na siya. Testing natin. Let's test. Era natin. So, ang temperature natin ay 48 degree. So, wala po tayong... wala pa pala tayong So, mamaya ko na siya iti-testing. Kasi wala tayong pan. Mataas yung temperature. Nakalimutan ko. Wala tayong pan. Okay? So, my job is done. Okay? Galing ko na yan dyan. Then, lagyan ko ng thermal paste. Okay? So, hanggang dito na lang yung ating pagre-repair. Dahil may sunod pa tayong i-repair, ang kanyang laptop, yung kasama ng GPU nating i-repair ay laptop. So, ang next natin ay itong kanyang laptop. Lenovo. Okay. So, again, ito ay galing na ng technician. Yung GPU, galing na rin ng technician. Ayan. So, ito yung ating i-repair. So, ang date na yan ay lang yan. So, dinala nung 24 kahapon. So, 25 na yan January 24, 2022. 21 pa yung sinulat ko. Mali. 2022 na ngayon. Mali, tuloy nasa resibo. Isang taon na. Ayan. So, 2022 ngayon, guys. Ayan. Sa ating calendar. Yan, 2020. Mali lang yung sulat ko. Mali pagkakasulat. So, dalawa yan. Isang pali 1050 Ti, 4GB, saka si Lenovo din. Yan. So, hanggang dito na lang yung ating repair. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you in the next video. Bye-bye. Ayan, guys. So, sorry guys, sorry. So, sorry po. So, dalo yung ating, gumagana pala yung ating DP port. Yung ating HDMI port. So, dalawa yan. So, naglulo ko lang yung isang HDMI ko. So, okay po yan, gumagana. So, try po natin para makita nyo po. Gumagana. So, yan ha. Dalawa yan, HDMI. Gumagana natin para makita nyo. Yan. So, gumagana po yung nire-repair natin, Sorry, nakapagbabay na ako kanina. Pero ito ay gumagana. Okay, try natin. Kita ko sa inyo. So, gumagana pala yung HDMI niya. So, gumana na. So, dahil lang sa replacement fuse. Okay? Photo natin. Para makita nyo. Ayan. Look. Pag hindi gumana dun sa isa, try natin yung isa. Ayan. So, umilo kasi siya. Ayan. Pansin nyo, umilo siya yung keyboard. So, gumana siya kanina Tinaray ko.
Tingnan natin, baka maluwag lang. Luluko lang ang ating isang yan. Ayan, so yung isang DP port, isang DP port tayo ng DP port. Yung isang ating CMI, so hindi gumagana. Tanggalin natin. So, palitan natin. So, mamarkan ko na nga ito. Nagluluko kasi yung isang CMI. So, yung isa naman yung kukunin natin. Ayan, naisahan tayo dun ah. Alam ka, hindi gumagana. Ayan guys. Ayan, twing! Gumagana. Ayan. Luko talaga tong isa na to. Pero minsan gumagana siya eh. Nagpa niluluko ko nitong ano. Yung isa kasi, medyo bago pa yun eh. Dalawa din kasi yung aking display, display port, dalawa din. Tapos dalawang DB, dalawang HDMI. Buti may extra ko kasi yun ang nagiging issue ko minsan sa pagte-testing. Ayan, so may problema lang ng kaunti itong aking isa na to. Pero at least gumagana. Gumagana pala guys. So parehas, pag-replace natin ang fuse, napagana natin yung kanyang tawag dito ng ating display port at saka HDMI. Ayan. Ayan, gumagana yan guys. Nagkaroon ng misunderstood bisan. Ano, kala ko sa customer siguro nagkakamali din ako. Sa kala ko hindi gumagana yung isa, pero gumagana pala. So ayan, mahirap talaga. Pag ano, kailangan multi-tester yung ating ano. Dalawa, may suporta. Ayan. Ayan. So, okay na siya guys. Detected. Kita niya. Ayan. Saka install na driver. Ayan. So, hanggang dito na lang. So, sorry for the misunderstanding. Okay? Salamat sa inyo panonood. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye.